Nasabi ng coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Jong Oy Chico na magiging maganda para kay Kai Soto ang maagang exposure nito sa Philippine National Basketball Team. Dahil na rin sa murang edad nito ay makakaharap niya kaagad ang mga veteranong players ng ibang team sa FIBA Asia at maaga rin itong masasanay sa iba pang players na hindi niya gaanong nakasama noon. Maaaring si Kai Soto na rin ang pinakabatang naging miyembro ng Men's Philippine National Basketball Team. Halos 3 taon na noong naging player ni Coach Jong Oy Chico si Kai Soto sa Chokes to Go Phil Oil Flying V Premier Cup dito sa Pilipinas. Nasabi pa ni Coach Jong Oy Chico na gusto na niyang makita kung gaano nakalaki ang improvement ni Kai Soto. Nasabi ito ni Coach Jong Oy Chico dahil na rin sa NBA caliber ang mga nasa paligid ni Kai Soto sa US, mapa-player man o staff ng Ignite Team. Mas advanced ng konti ang mga kagamitan. At maging ang training at conditioning ni Kai Soto at ng Ignite Team ay tinututukan rin nila ito ng mabuti. Sa aking palagay rin ay gusto ni Coach Jong Oy Chico na marinig ang opinyon ni Kai Soto tungkol sa Gilas Team bilang isang player na nakapag-training kasama ni Coach Brian Shaw. Kung ako si Kai Soto ay hihingi ako ng konting payo o opinyon kay Coach Brian Shaw para maibahagi rin sa mga kasamahan niya dito sa Pilipinas. Walang masama sa paghingi ng opinyon ng ibang coach lalong-lalo na kung may maitutulong ito sa sistema ng laro o sa ikauunlad ng ating national basketball team. Hindi naman natin maiiwasan ang mga expectations kay Kai Soto dahil na rin sa mas tumangkad pa ito at humaba ang wingspan nito kasabay ng dekalidad na training sa US. Pinaghahandaan ni Coach Jong Oy Chico at ng Gilas ang South Korea at kailangan makabuo agad ito ng estratehiya mula sa mga players na hawak niya na pwedeng gumana laban sa South Korea. Ayon na rin sa mga reports ay 6 na PBA players lamang ang sumali sa pool ng Philippine National Basketball Team. Malaking tulong ang mga players na nagmula sa PBA lalong-lalo na sina Troy Rosario, RR Pogoy, Kiefer Ravena at CJ Perez. Dahil mas malawak ang experience ng mga ito pagdating sa FIBA competitions at nakaharap na rin nila ang mga malalakas na teams mula sa iba't ibang parte ng ating mundo. Kung magagawa ng Gilas na makakuha ng kahit isang panalo laban sa South Korea na wala tayong naturalized player ay masasabi ko na malaki ang improvement ng ating national basketball team. Ayon na rin sa mga reports ay hindi pa pwedeng maglaro si Angelo Kuwame at wala tayong magiging naturalized player sa ngayon habang ang South Korea naman ay mukhang ipapadala nila ang kanilang A-team dahil na rin sa sanctions na natanggap nila sa kadahilanan na hindi sumipot ang mga ito sa second window ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Yan na muna para sa video nating ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.